Magandang araw po mga kababansa. Mula po sa araw na ito ay hindi na po natin kailangang banggitin ang salitang bayan. Sapagkat hindi po kailanman naging bayan ang isang bansa. Wala pong bansa na pwedeng tawaging bayan. At hindi rin po sinabi ni Dr. Jose Rizal ng ating sinilangang bansa ay kanya tinawag na bayan. Hindi po niya tinatawag na bayan ang Pilipinas. No? Basahin niyan po natin ang kanyang huling paalam. Yung tinatawag nating last farewell na mi ultimo adios, ano? Pag pinag-aralan po natin, ano, limang beses in plain language na hindi niya tinawag na bayan ang Pilipinas, no? Maraming mga komunista dito sa Pilipinas ang laging binabanggit ay digmaang bayan. Gusto niya magparatayan dito sa bayan, no? Wala namang bayan dito na dapat ipakipagpatayan sila, no? Sa mga kapwa nila Pilipino, no? Ang isang bayan po ay yan po ay organizations. Hindi po yan bansa. Organizations po yan na binuo lamang para gawing maskara sa bawat anyo ng mga Pilipino. Halimbawa, mga magsasaka, mamaskarahan nila. Ano? Halimbawa, yung mga manggagawa, mamaskarahan nila na sila ay kilusang mayuuno. Yung mga jeepney driver, lalagyan nilang maskara na sila ay komunista, nagrarally. Yung mga mangangisda, mamarkahan nila o mamaskarahan nila ng sila daw ay pamalakaya. Yung mga kababayan, mamaskarahan nila sila ay Gabriela. At yung mga mag-aaral natin, mamaskarahan nila daw na tulad ni Rizal, na tulad din ni Andres Bonifacio, na sila yung tinatawag na katipunan, no? League of Filipino Students. Saan ka nakakita na kayo ay katipunan ng mga Pilipino? Hahamunin nyo ang kapwa ninyo Pilipino na ipinanganak sa bansang ito? At sasabihin nyo, "Hoy, mga Pilipinong kabataan, magdigma ang bayan tayo." Kayong mga kabataan, makabayan, basahin nyo sinabi ng si Rizal kung bayan nga ito ng mga komunista o ng mga mamamatay tao. So matatandaan ang pasimuno sa pagtawag ng bayan dito sa Pilipinas ay walang iba kung hindi ang in-check na si Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo, hindi pwede nating tawaging national hero ng Pilipinas sapagkat mamamatay tao siya. Pinatay niya po si Andres Bonifacio na kababata ni Dr. Jose Rizal. Kaya sa pasimula pa lang, itong puppet ng Espanyol na ito, na pasimuno ng patayan at extrajudicial killings, ay walang iba kung hindi ang in-check na si Emilio Aguinaldo at siya rin ang pumatay sa last farewell ni Dr. Jose Rizal. Ni Dr. Jose Rizal. Tinawag niya yung Pilipinas bilang bayan. Hindi po pwedeng kailangan tawaging bayan ang Pilipinas. Sa pagkakamalan nito, itong lugar na pinagmulan ng ating mga ninuno bilang province nga ng mga in-check. Ano? Sabagkat wala naman nakasakop sa bayan kung hindi province eh. Eh bakit kinakailatawagin mo yung bansa mo bilang bayan? Eh sino bang nakasakop na province dito? Eh hindi ba ngayon kiniklaim ng China na province of Fujian dahil piniki ng mga Fujian witchcraft historians ang kasaysayan ng Pilipinas? Nilagyan ng Peking lolo, nagpabricate sila para kay Dr. Jose Rizal. So ipapaliwanag po natin kung bakit hindi pwedeng gawan mo ng lolo si Dr. Jose Rizal at hindi mo pwedeng gawing bayan o province ang bansang Pilipinas.
Okay, simulan po natin ngayon, ano? Magsimula po tayo sa line 1, paragraph 1, ano? Tungkol sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Dahil yung buhay po ni Jose Rizal, yan po ang pilit na inaangkin ng China. Saan ba nanggaling ang buhay, no? Pag binasa niyo po ang Biblia, no? Or ang Hebrew scripture, ang buhay ay galing sa dugo. Kaya yung dugo ang ninanakaw ng inchik, no? Kasi gustong palabasin ng China na ancestral inheritance ng Pujian ancestors ang Pilipinas dahil apo nila si Rizal. Yan po ang pinalabas nila. Ano po? So, yan po ay may kinalaman lahat sa UNCLOS, ano? Sapagkat ang UNCLOS, hindi yan napag-usapan nito lamang, ano? Prior 1970, pinag-uusapan na ang UNCLOS, no? Ngayon lang medyo nahayag kasi pinagtatakpan yan ni Marcos hanggang sa panahon ni Duterte. Pinagtatakpan nila. Ano? Dahil nga yung binuo nila na samahan or organizations na network na nag-exist na sa mga paaralan during the time of Spanish. Nabalak nilang sakupin ng Pilipinas ng China through Fujian ancestry or ng mga youth or League of Fujian Students, no? Sa panahon pa ng Kastila at itong ang pinuno na ito ng mga bayan ay hindi si Juma Sison, si Emilio Aguinaldo, no? So, si Emilio Aguinaldo ay Fujian Chinese, katulad din ni General Yepe, yung People's Liberation Army, na kahuli-hulihang inimbento bilang bagong national hero ng Pilipinas nito lamang November 19 and 2018. Ano? Hindi pwedeng dagdagan ng national hero ang Pilipinas galing sa China. Ano? At ipapaliwanag po natin kung bakit hindi, ano? Bawal, ano? At bawal gawing inchik si Dr. Jose Rizal, okay? Unang-una, tungkol nga sa buhay, ano? Yung pinag-uusapan natin. Ang sabi niyo si Rizal, no? To you, oh, sino bang kausap ni Dr. Jose Rizal dito? I surrender this sad and gloomy life, no? So, paikliin po natin, no? Sa iyo lamang aking isinusuko ang buhay kong ito. Yan ang sinasabi niyo si Rizal. Ibinibigay ko ito para sa iyo at para sa iyo lamang, okay? Sino bang pinagbibigyan ni Dr. Cyril ni Dr. Rizal ng kanyang buhay? Sino ba ang pinagsusukuan ng kanyang buhay? Meron ba sinabi diyan na ancestry of China? 'Di ba wala? Ang sabi dito, binigay niya sa kanyang minamahal na bansa. Okay. So, maliwanag na bansa ang pinagbigyan ng buhay. Bansa ang pinagsukuan ng buhay. So, maliwanag na bawat Pilipino, no, na nakatira sa Pilipinas, isusuko nila ang buhay nila hindi sa dayuhan, hindi sa mananakop. No? Ibig sabihin, ang bansang Pilipinas ay isang sovereign country na susunod lang ang mga tao ayon sa itinakda ng bansang Pilipinas upang ipagtanggol ng mga mamamayan ng bansang Pilipinas ang kanilang tahanan ng lahi. Yan ang ibig sabihin ng pagbibigay ng buhay ay pagsasakripisyo upang hindi isuko ang bansa natin sa dayuhan. No? Saka nakakita na yung bansa mo, yung buhay ni Rizal, isusuko mo sa China o sa dugo ng inchik. Wala naman sinasabing isuko mo sa dugo ng inchik. So, ang explanation po dyan, ano, sa paragraph 1, no? Ito po. Ang sabi ni Dr. Jose Rizal, I never surrendered my beloved country to the bloodline of Fujian root ancestry of China. It is I, myself, and my last breath of life which I have surrendered to my sovereign country alone. Yan po ang ibig sabihin niyan. Walang iba.
My Eden, beloved country, cannot be found inside the bloodline of Fujian root ancestry. Hindi daw po matatagpuan sa loob ng dugo, ha? O ng lahi ng incik, no? Ang bansang Pilipinas na tinatawag niyang Eden. Ha? Ayun, no? Kung di sinasabi ng si Rizal na ito'y matatagpuan sa region of the sun. No? Pag sinabing region of the sun, we're talking about hemisphere of the earth. No? So, kanyang binanggit na ang Pilipinas, no, ay tulad sa perlas, no? Ibig sabihin, nasa dagat. So, malabong sabi, marabong China ang sinasabi niya dahil yun namang in China, eh. Hindi naman nakalagay sa dagat. Di ba? At wala yun sa sinasabing dagat ng malayong silangan. Ano? So, ang sinasabi ng Sir, ang Pilipinas ay nasa dagat ng malayong silangan sa rehiyon ng araw. Pag sinabi ng rehiyon ng araw, nasa ilalim tayo ng kalangitan. Ano? Wala tayo sa ilalim ng dugo, ng lahi, ng incik. Yun ang sinasabi niya. Ano? At saka pag sinabing Eden, ano? Sinabi ni Jose Rizal, ano? Kanyang ipinaliwanag na ang Pilipinas ay Eden. Pag sinabing Eden, ito ay bansa ng makapangyarihang Diyos. Ano? Mabasa niyo yan sa paragraph 1, sa line 3 to 5 ng paragraph 1, 5 and 13 ng last farewell, at line 5 ng paragraph 8 and 13. No? Na ang bansang Pilipinas ay bansa ng makapangyarihan Diyos at bansa ng mapanalangin mga tao, no? Na ang kanilang pananampalataya ay hindi pumapatay kundi nagbibigay buhay para sa ating bansa at para sa ating mga kapwa Pilipino, no? So bawal pumatay, no, ng Pilipino ang kapwa Pilipino. Pumapatay lamang ang isang Pilipino kung siya ay dayuhan, kung siya ay walang pagmamahal sa bansa ng ating Diyos. Yan po ang pinakang dahilan ng pagpatay, no. Kaya kung sino man yung mga mamamatay tao, yan ay dayuhan, no. Katulad niyan, halimbawa si General Yefe, pumupunta daw dito para ipakipagpatayan ang bansang Pilipinas sapagkat ang Pilipinas ay bayan ng kanilang ancestors sa China, no? So, yan ang kanilang gustong palabasin sa Philippine history o sa kasaysayan ng Pilipinas. Ano? So, hindi po pwedeng sabihin ito nila na ang Pilipinas ay bayan ng Fujian ancestors of China sapagkat si Rizal ay may dugong incheck. Hindi kanya na sinasabi ni Dr. Si Rizal. Ano? So, ang ibig sabihin ng mga incheck dito sa Pilipinas, kaya ginawa nilang incheck si Dr. Si Rizal ay isa lang. Pinalalabas nila, ha? At yan talaga ang nakasulat sa literature ngayon o sa history ng China sa Xinjiang sa Fujian province na si Rizal ay apo ng China. Mag-research po kayo. Mag-research po kayo sa history ng China o sa Philippine history na binago na ng mga ruling class natin from the time of Marcos to the present president, no? Palibasa sila mga layang incheck at sila yung nang pasimula pa ay naatasang mamuno ng bansa natin sa pamamagitan ng Espanyol. Dahil yung mga yang mga incheck na yan, no? Mga Fujian Chinese, they are puppet of Spanish from the very beginning. They are Governador Silio. Ano? So, yan ang dahilan na naisip nila, ano, pwede palang ganun eh. Pagkatapos ng Espanyol, ng Spanish colonization, and pagkatapos ng Japanese invasion, no? Tayo naman na sumakop sa Pilipinas. Gagawin nating bayan ng ating ancestors sa Fujian, ang Pilipinas, at lalagyan natin ang Peking Dugo si Rizal na may lulus sa China. So, napakadali lang eh. So, yan ang dahilan kung bakit sinasakop nila ang West Philippine Sea dahil sa dugo ni Rizal. Ano po? So, ipapaliwag po natin kung bakit hindi
Inchik si Rizal at hindi bayan ng Fujian Ancestors ang bansang Pilipinas. Ano? At ito na po. Okay? So, nasa line 1, paragraph 1 tayo. Ano? O line 2, paragraph 1. Ano? And line 3 to 5 of paragraph 1. Na ipaliwanag na po natin, ano? Na hindi isinuko ni Dr. Si Rizal ang kanyang bansa, o ang rehiyon ng araw, o ang perlas ng malayong silangan, o ang sinasabing Eden of God, hindi niya isinuko sa sarili niyang buhay o sa sarili niyang dugo, no? Kundi yung dugo niya, yung buhay niya, yung breath of life ng kanyang living soul, yun ang kanyang isinuko sa bansang Pilipinas, di ba? So, maliwanag pa lang sa paragraph 1, hindi na in-check si Dr. Jose Rizal. Walang katotohanan na siya ay isang sangli. Ano? Kaya hindi pwedeng magnakaw na magnakaw itong si Villar na isang Fujian Chinese ng mga lupain, ng mga public land para angkinin. Ano? Ikaw, Villar, ibabalik mo yan, ha? Firing squad ka. Ano? Yan ay pag-aari ng mga Pilipino. No? Ibabalik mo yung ninakaw mo mga lupa. No? Okay. Dako po tayo sa line 5, paragraph 2. Ano? Sinasabi na ang bansang Pilipinas ay bahay. No? Kung bahay yan, eh hindi mo pwedeng gawing dayuhan ang mga Pilipino sa loob ng kanilang bansa. Dahil bahay pala yan eh. Di ba? Oh, hindi yung pupunta ka dito, in-check ka, dahil sasabihin mo, pag-aari na lulo mo yung bahay ng mga Pilipino at yung mga Pilipino eh pagtataksin mo, magtataks sila. Dahil sasabihin mo, bahay ng lulo ko yan, dapat rentahan nyo yan, incheck ang lulo ko. Si Rizal ay incheck din. No? Hindi pwedeng ganyan. Mali yan. Ano? Hindi nga binigay ni Dr. Si Rizal yung bansa niya sa sarili niyang buhay. Sasabihin nyo, yung bahay at saka yung bansa ni Rizal, ibinigay niya sa incheck. So mali yan, di ba? Hindi pwedeng magbigay ng bansa at bahay ng mga Pilipino si Dr. Jose Rizal sa sarili niyang dugo, dahil yung dugo niya nga mismo ang isinuko niya sa bahay niya, ha? Dahil yung bahay niya ay tahanan ng kanyang lahi, hindi tahanan ng Inchik o ng China, di ba? So ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal sa paragraph 2, other give you their lives, binibigay ng ibang mga Pilipino ang kanilang buhay na walang pag-aalinlangan at walang pagsisisi, no? Kahit na saang lugar. Maging yun ay sa katubigan, sa bulaklakan, sa kapatagan, no? O sa mga kakahuyan, no? At kahit sa ang labanan, ano? Lahat ipakikipaglaban hanggang huling hininga ng buhay, alang-alang lamang upang hindi masakop ng mga dayuhan ang ating tahanan o tinatawag nating bansa, no? So, ang paliwanag po niya sa paragraph 5, ano? Sa line 2, sorry ha, sa paragraph 2, no? Okay. Nang last farewell ni Dr. Jose Rizal, ano? Ang pinapaliwanag niya ay walang Pilipino o sino man sa ating bansa ang pwedeng gawing lagi na gumawa ng mga bagay ng mga nakamamatay sa ating kapwa Pilipino para kunin ang kanilang buhay, no? Hindi mo pwedeng ipatupad, no? Na lagi na lamang iisipin mo, oy, dapat mamatay ang Pilipino dahil pinatay nilang apo ng China. Yan ang gustong palabasin ng incheck eh. Bakit si Dr. Cesar ginawang incheck o apo ng China para palabasing pinatay ng mga Pilipino dito sa bansa ng Diyos ang apo ng China na si Dr. Jose Rizal. Kaya ang gusto ng mga incheck dito, ng mga kabataan kabayan, digma ang bayan. Kasi akala nila ay anak ng bayan ng Pilipinas si Dr. Jose Rizal na bayan ng Fujian Province. Yan ang gusto nilang ipaliwanag sa atin. Pwede ba naman yun?
Hindi ba pwedeng anak, gawing anak bayan si Dr. Rizal? Dahil tinawag nga niya ni Jose Rizal na bansa ang Pilipinas, kaya anak siya ng bansa. Hindi siya pwedeng maging anak ng province ng Fujian, China. No? Nasimula pa lang, di ba? Pinagpaalam niya na ang Pilipinas ay bansa, hindi bayan ng province ng Fujian ancestors. So, yan ang dapat ninyong maliwanagan. So, ang mga inchik, kaya ginawa nilang inchik, kapwa nila inchik si Jose Rizal, para sa kupin ng Pilipinas, ang bahay natin. Ha? Gusto ng China, gusto niya dalawang, ng mga inchik, dalawang kanilang bahay. Ha? At yung bahay natin, gagawin nilang bayan dahil ang lulunga ng bayan, eh, province. Eh, mga loko-loko talaga itong mga inchik na ito. No? Kaya gagawin din nila ng lulo si Rizal. Hindi nga pwedeng gawin mong lulu, gawin ng lulu si Jose Rizal dahil tinawag nga niya na Eden ang Pilipinas. Ang ibig sabihin ng Eden, origin of life, no? Beginning of life, hindi pwedeng arrival of life, no? And God begins of creation of our country. Yan ang ibig sabihin niya. Diyos ang gumawa sa ating bansa, hindi inchik, Eden. Basa mo yan, no? Sa Genesis chapter 2 verse 7 to 8 na ang Eden, doon nila lang ang unang tao, hindi doon nila lang ang unang inchik, no? At walang inchik na nauna kaysa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Eden, Diyos muna, ha? Tapos yung unang tao na nilalang niya, kawangis ng Diyos, hindi kawangis ng inchik. Kasi kung sasabihin mo na sa Eden ginawa ang unang inchik, ibig sabihin na pinapalabas mo inchik yung Diyos. Dahil ang unang tao, nilalang sa larawan ng Diyos, hindi sa larawan ng inchik. So, kung inchik ang sinasabi mong gumawa ng Pilipinas at sinasabi nyo ang founding father ng Eden of the Philippines ay inchik ang Diyos. Wala namang ganun sinasabi si Jose Rizal na ang Diyos tawagin mo doon sa China. Sinasabi niya, tawagin ang Diyos sa langit, manalangin, umawit ng panalangin. Basa mo sa line 5 ng paragraph 8. 9 and 10 ng last farewell po. So hindi mo pwedeng gawing killing zone ng mga Pilipino, ha? Upang ialay mo ang dugo ng Pilipino sa ancestors mo sa China. Ha? Dahil ang mga Pilipino ay hindi tumira sa bansang Pilipinas, nabuhay sa bansang Pilipinas upang kunin ng dayuhan ang kanilang buhay at ialay sa ancestors ng China. O sa ancestor ng mga inchik. Kaya, hindi po pwedeng ganun ang gawin natin na mag-alay tayo ng buhay ng mga Pilipino dahil wala namang inialay na buhay si Rizal ng mga Pilipino sa sarili niyang dugo. Ha? Hindi po nag-alay ng bansa sa sarili niyang dugo si Dr. si Rizal. Ni ang Diyos hindi niya inialay sa kanyang sariling dugo. Walang katotohanan na si Rizal ay isang inchik, no? Na kumuha siya ng buhay ng mga Pilipino para ialay niya sa ancestors of China. Kaya bawal kayong mga illegal immigrants na Fujian Chinese. Papasok kayo ng politics. Mag-i-enroll kayo muna dyan sa mga universities para mag-hack ng mga history at kung ano-anong pag gagawin ninyo para lamang magnakaw ng bansa at magnakaw ng tax at magnakaw ng karagatan. Aba, ay mahiya kayo sa apog nyo. Ano? Bumalik na lang kayo doon sa puwit ng lulo nyo sa China. Ano? So, ang unang nagpaus ng extrajudicial killings dito ay si Emilio Aguinaldo. Ano? Pagkatapos, nagtatag siya ng unang republika para tawaging bayan ang Pilipinas. Eh, bago namatay si Jose Rizal, itinatag na niya ang Pilipinas na ang Pilipinas ay bansa na ng Diyos, Eden. Kaya sasabihin niyo na ang unang nagtatag ng First Republic of the Philippines ay si Emilio Aguinaldo ay walang katotohanan yan. No? Sinasabi ni Rizal na ang Pilipinas ay bansa na ng Diyos. Yan ang ibig sabihin na beloved Eden. No? Sa line 2, paragraph 1. Kaya bawal na maging bayani si Emilio Aguinaldo dahil siya pumatay ng Pilipino.
Sinasabi ng ating pambansang bayani na bawal pumatay sa bansa ng Diyos. Mababasa mo siya yan sa paragraph 13, ano? Sa line 2, ano? Line 3 to 5 ng paragraph 13, ano? So, tingnan natin para makipakita natin sa mga inchik. Okay, ito. Basahin natin. Ano ba sinasabi niyan? Line 3. There, saan daw niya iniwan ang lahat niyang mga kamag-anakan, ang kanyang mga lahat ng iniibig. Eh, di ba dun sa ina-idolize niya, iniidolo niyang bansa? Wala naman sinabi isang dalawang bansa, no? Singular lang sinabi niya dyan. Ha? Tungkol sa bansa niya. At yun ay ang kanyang minamahal na Pilipinas. Dun daw niya iniwan ang kanyang mga magulang. Ano? Wala siya sinasabing tumawid pa siya doon sa China para alalahanin ang mga inchik doon. Sabi doon sa bansa niya, bawal ang mamatay tao. Bawal yung mga alipin at mga nagpapahirap. No? Dapat ang pananampalataya ay hindi ang pagpatay. Kaya bawal po ang komunism dito at yung mga makabayan. Ano? Sila po ay mga terorista. No? Kasi naghahamon sila ng digmaang bayan. Ano? Eh, hindi naman bayan ang Pilipinas. So, ang gusto nilang iparating ano, ay ang Pilipino, kung may pinapatay ang kapwa Pilipino. Ano? Bawal po yan. Ano? So, ibig sabihin ni Sirisar, kaya tinawag niya na Eden ang bansang Pilipinas. No? Dahil sa pasimula pa, bago dumating ang mga makabayan o ang mga inchik, eh hindi dito nagpapatayan. Wala ditong mamatay tao. Walang nagpapahirap. Ano? Walang nangaalipin. Dahil nga Diyos ang nag-ahari. No? Hindi po diyan ancestors of makabayan, no, of China. Ano? So, doon tayo. Balik tayo sa paragraph 2, no? Okay. So, tapos na tayo dito. Na sinasabi dito, ang tunay na pagiging patriot, ano, o makabansa, ano, tunay na Pilipino ay magbigay ng buhay, ano, isalba, ano, save life, ano, para depensahan o bigyan ng protection ng ating mga kababansa, ano, dahilan kanino? Sa pag-ibig natin sa ating tahanan ng lahi o tinatawag nating bansa. Okay? So, dako naman po tayo sa paragraph 3 ng last farewell. Ang sabi ni Dr. Sirisal, I die when I see the sky has unflored its color. No? Hindi nagbabago ang kulay ng mga bituin. No? Kung merong nagkikislap-kislap dyan na nag-change ng kulay, yun talaga yung natural niya. No? Pero hindi nagbabago ang kulay niya, ang mga kulay ng kalangitan. Ano? Ang kalangitan, kalangitan yan. Nilalang ng Diyos yan, no? Para sa ating mga tao upang tayo ay matanglawan, ano? Marelax sa gabi, no? At tayo ay magkaroon ng kaliwanagan sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, no? Pag-ibig man o kadiliman, ano? So, sabi dito, and at the last, after a cloak of darkness announces the day. Ano pinapalawan ngayon si Rizal na ang bansa Pilipinas ay nasa ilalim ng kalangitan, ano? At nakararanas ito ng araw at gabi. Kaya nagkakaroon ng dilim at ng bagong liwanag. Ano? Yan ang sinasabi niya. So, hindi siya namatay, ano? Para magsinungaling. Yan ang ibig sabihin niya. O gumawa ng kwento lamang, ano? Ginawa niyang witness ang kalangitan, ang araw at gabi, at ang bagong bukang liwayway. No? At nawa ang kanyang pagkamatay, ang sinasabi niya, ano, ay maging makatotohanan, liwanag, ano, ng silyab o kintab, no, ng kaliwanagan ng langit, no, na bagong liwanag, na bagong araw. Yun ang sinasabi niya. Matanglawan tayo, no, ng pagkamatay niya. Bakit siya namatay? It's because of darkness, of because of not understanding how beautiful our country was to become our home and only country,
No, because our home and country preserves our human identity and preserves our human civilization, the origin of our ancestors. No. So ang tinutukoy niya ay hindi dapat mawala ang bansa natin, no? Namatay ako para sa ating bansa, no? At baba, dapat mabuhay kayo sa aking kamatayan kung bakit ako ay pinatay ay dahil sa pagmamahal ko sa ating tahanan, sa bansa ng ating Diyos. Ayun ang ibig sabihin niya, no? So, sinasabi nung si Rizal dyan, ano, sa explanation o translation, no? Na ang ating sovereign God, no, ng ating minamahal na bansa ay hindi natin matatagpuan sa ugat, no, ng dugo, no, ng ancestors ng mga Puji and Chinese, ng tribo, no, o hindi natin matatagpuan ang bansang Pilipinas sa nawawalang tribo ng China dito sa Pilipinas. No, nawawala po yan kasi hindi po nila intindihan kung anong ibig sabihin ng last farewell, eh. Noong mga sinabi ni Dr. Jose Rizal. Basta na lang sila gagawa ng lulo, ano? Eh, hindi naman tungkol sa lulo ng China sinasabi dito, kundi bansa ng Diyos. No? So, ngayon, ang sinasabi ni Jose Rizal dito, ano? Pinapaliwanag niya dyan sa paragraph 3 na yan, no? Na ang Pilipinas ay makikita mo sa ilalim ng kalangitan. Ha? Kahit na gabi, kahit na magliwanag, kahit na magkaroon ng bagong araw ang daigdig, no? Habang ang daigdig ay umiikot sa sarili niyang axis, sa rehiyo ng araw, na tinatawag natin na equatorial plane, ano, ng solar system. No? Diyan po umiikot-ikot lamang yung ating bansa kasama ng ating planeta. Yung sinasabi niya, kaya bakit may day and night sa Pilipinas, and magkakaroon ng seasons is because our country, you know, is one of those countries around the world that builds the composition of our planets. Ang ibig sabihin, hindi tayo basta bayan, ano, hindi tayo basta barangay, hindi tayo basta alipin, ano, yun ang pinakikita natin. May sarili tayong pagkakakilalanan, may sarili tayong nationality at citizenship na kung saan nakatira sa isang bansa na tinawag nating tahanan ng ating ancestors, no? So yan po yan sa paragraph 3. Dumako naman po tayo sa paragraph 4, no? As sabi ni Sister, my dreams when scarcely an adolescent, my dreams when a young man already full of life. So naintindihan niya, no? Where to see you one day, no? Gusto niya makita, no? Sino ba? Eh, di ba yung sinasabi niya na bansa niya, no? Na tinawag niyang jewel, no? Pagkatingin ng mga parang alahas, ano? Alahas yung Pilipinas. Ang ganda ng pagkakahanay ng kanyang mga valleys, space and valleys, no? Diyan sa karagatan, no? Pundasyon ng kabundukan diyan sa ilalim ng karagatan, ano? Kung paano lumitaw, no? So, dapat ipagmalaki natin ang bansa natin na walang kapintasan, ano? Hindi mumurahin mo ang bansa natin, mumurahin mo ang Diyos ng bansa natin. E, pinakikita mo lamang na dayuhan ka na gusto mong pikiin ang bansa ng Pilipinas at tawagin mong bayan ng inyong ancestors. Dahil gusto mong walaing saysay ang mga tao dito, ang Diyos dito at ang bansa namin, no? Yan si Duterte, yan ang attitude niya kasi nga, pinipiki niya ang kasaysayan ng Pilipinas dahil native of Fujian, China siya, taga-Xiamen siya. At kababata niya itong si Xi Jinping, no? Si Juma Season, saka General Yefe, na kaibigan ni Cory Aquino. Kaya isang malaking Ponzi scheme yung nangyari na yan na laban ni Marcos, kunwari, pero hindi naman naglaban, no? Ninakaw lang ni Marcos ang mga kayamanan ng Pilipinas at sinasarili niya at ginawang tagapagtakip itong mga previous administrations nila, kaya hanggang ngayon hindi nare-recover ng Pilipinas ang kayamanan ng mga Pilipino ay ginawang private properties ng Pujian dynasty of Marcos to Duterte, ano? So yung pang lumalabas at yan po ay isang malaking sindikatong gumagalaw sa atin, no? Na ngayon, hindi nila maamin-amin, no, na sila ay mga dayuhan dito sa Pilipinas. Kaya ang gusto nila ay wala na daw national hero ang Pilipinas. Ano? At tingnan mo yan, anak ni Marcos, si Amy Marcos. No? Sabi niya, wala daw
wala daw hero ang Pilipinas at ang Kongreso, hindi rin nadidesisyonan kung bakit walang national hero ang Pilipinas. So, pag sinabing walang national hero, walang nagpapatunay na ang Pilipinas ay bansa. Okay. Kaya nga, nation eh, bansa, di ba? Hero, eh, bayani ng bansa. Ay kung sabi walang bayani, eh di walang bansa. At kung walang bansa, wala din bayani. Eh, sinong bayani? Eh, si Aquino Rao at si Marcos, inilibing nila. So, ang gulo ng kanilang ginagawang history, yun yung pamimiki nila na hindi nila kayang i-twist ano, ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. No? 5 times na sinabi ni Jose Rizal na bansa ang Pilipinas. No? So, kung bansa ang Pilipinas, ay dapat may bayani sa bansa. Hindi yung may bansa ka, wala kang bayani. Pero may bayani ka naman, hindi naman bansa ang tawag sa Pilipinas, kundi bayan. Yan ay malaking kalukuhan. No? Isang malaking sindikato. Yan yung nagahawak sa Emilio Aguinaldo Bayan Organizations Network of Fujian Chinese. Ano? So, bago muna tayo sa paragraph 4. No? Sinasabi niyo si Rizal na ang kanyang tanging pangarap ay upang ang mga Pilipino no, ay magkaroon ng walang kapintasan, walang kahihiyan. No? Maging ano tayo, ipagmalaki natin ang ating bansa sa buong mundo. No? Sapagkat ito yung bansa natin ay minahal ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal. No? At hindi galing sa Fujian ancestors yung 7,641 islands natin. Yan ang ibig sabihin yan. So, dako po tayo sa paragraph 5. No? Ayan sinasabi dyan. No? So, ang sabi ni Dr. Rizal, may lifelong dream. No? Yung buong buhay niya, mula ng bata siya, no? May death burning desire. Ano ba yung mithiin niya? Kasi 400, more than 400 years na sinakop tayo ng China. Sa panahon na yung kadilim ng ating ancestors, wala siyang isang malalim na pangarap para sa ating mga Pilipino, kundi makita natin ang ating bansa. Ano? At mamatay siya, no? Para bigyan ng buhay, no? No? Ang ating bansa. At mamatay sa ilalim ng kalangitan ng ating bansa. At magpahinga sa mahiwagang lupain ng bansang Pilipinas. Yun ang kanya sinasabi niya. Ano? So, hindi pwede pupunta ka dito, ikaw si Cory Aquino, at saka si Duterte, iimbitahan mo si Xi Jinping, at si Xi Jinping ang pagsasalitain mo, nasasabihin mo, si Jinping ang may alam ng kasaysayan ng bansang Pilipinas, at sinasabi ni Xi Jinping na kaya napunta dito ang general ng People's Liberation Army na pinanganak sa Quezon Province na ang pangalan ay si Sixto Mercado at may Chinese name na General Liefe, no? Ay naparito sa Pilipinas para ipakipagpatayan ang bayan ng mga ancestors ng Fujian Province of China dito sa Sea of the Orient. Wala naman sinabi si Jose Rizal na ang nakikita ni Jose Rizal sa Sea of the Orient ay bayan ng Fujian ancestors. Di ba? Kaya kayong mga kabataan, mga bayan, ng International Terrorist of League of Fujian Students of China, na nasa buong mundo, nakakalat ngayon para magpakalat ng piking kasaysayan ng bansang Pilipinas, tumigil na kayo. Dapat kayo ay iban worldwide sa lahat ng public places, sa lahat ng universities, sa lahat ng kalsada. Dahil terorista ang founding father ninyo ay galing sa Fujian, China, sa Xiamen. At yan ay walang iba kung hindi si Jose Maria Sison. Hindi ko alam kung anong Chinese name niya, no? Pero si General Jeffe at si Juma Sison ay kapwa kaibigan ni Ninoy Aquino, ni Duterte at ni Cory Aquino. Si General Jeffe ay naimbitihan ni Cory Aquino sa Pilipinas upang ipakipagpatayan ang bansang Pilipinas dahil bayan daw ito ng ancestors ng Fujian Province. At ang founding father daw ng Pilipinas ay hindi ang Diyos na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na nasa kalangitan, kundi ang ancestors ng mga Inchik dyan sa China. Yan po yung maling kasaysayan. Wala po yan. Hindi po yan yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Okay? So,
So, ang sinasabi ni si Rizal dito, ano, na sinasabi niya na bawal ang terorismo at yung sinasabing extrajudicial killings sa mga Pilipino. Binabawal po yan, no? Hindi pwedeng gawin yan sa bansa ng Diyos. Bakit ba tatawag yung bansa ito ng Diyos ang mga tao ay may panalangin? Bakit ba tinawag niyo si Rizal na sa paragraph 8, 9, and 10, no? Na ang bansa ay, na bansang Pilipinas ay may mga taong mapanalangin. Ha? Ang ipapanalangin mo ba? Kung ipapanalangin mo ay ang pumatay ng kapwa Pilipino o maghakot, magbayad ng mga riding in tandem niya para takutin ang Pilipino. Hindi ka Pilipino. Ano? Lumayas ka dyan sa Malacanang. Gago ka pala. Di ba? Eh kasi hindi ka marunong magbasa na sinabi ni Rizal tapos sasabihin mo katulad ka ni Rizal at si Xi Jinping ang magkukumpara sa iyo na ikaw, si Duterte, kaparehas ni Rizal na ang walang ginawa kung hindi pagpatay ang wish ni pagpatay ang sasabihin mo. Diba? Masabi yung paragraph 13, the Philippines is sorrow of his sorrow. The land of God, the land of peace. Diba sinasabi niya, land of peace ni Rizal. Tapos sasabihin mo, etong Philippines, martyrdom place of Pujian ancestry. Napunta rito ang mga Pujian para magpakamatay alang-alang sa ancestors nila. Hindi yan ang sinasabi ni si Rizal eh. Pagsusuko ng buhay sa Pilipinas, ang sinasabi dito, kaya namamatay ang Pilipinas. Hindi yung isusuko mo yung Pilipinas doon sa ancestors nyo pagkatapos mong patayin ang mga Pilipino. Ihingi ka ng shabu sa China, doon sa Xiamen, na native city mo. At sasabihin mo, di mo alam kung sinong nagpapadala. Hanggang ngayon, di mo na-resolve ang druga. Ako, Duterte, bumalik ka na doon sa lulo mong incheck. Hindi yan ang sinasabi ni Dr. C. Rizal. Ano? Yan ay malaking kalukuhan ninyong mga kabataan makabayan. Kasi ikaw yung first batch ng kabataan makabayan. Hindi mo pwedeng i-deny yan dahil yan lang ikaw mismo nagsasabi niyan. Ano? So, ini-invalidate lang ni Dr. C. Rizal yung claim ng People's Liberation Army na si General Yefe, ha, na yung presensya ng mga katipunero ng Pujian students sa mga universities ng Pilipinas, ano, at sa ating society, ano, ay hindi sila naparito para ipakipaglaban na bansa Pilipinas o ang pangalan ng Diyos natin, kundi eh, gusto lang ipakipagpatayan, ano, ang dugo ng pinagmulan nila doon sa root ancestors nila sa China. Ay, hindi naman yung sinasabi na bansa ni Rizal yung nasa Sea of the Orient, di ba? Malaking kalokohan yung ginagawa nyo para patayin nyo yung mga pulis, yung mga military at yung mga civilian, no? Dahil pikon kayo sa pangluloko nyo. Ano? So, malaking bayaran nyo sa Pilipino dahil pagnanakaw ng mga resources ng Pilipinas. Ano? So, dumako pa tayo sa paragraph 8. Ano? Sandali lang po. Na-rename ba natin yung paragraph 5? Okay. 6? Okay. Napaliwanag na ba natin? Okay, dito sa paragraph 6 pala, dahil pa natin napaliwanag to. Ano? So, sabi ni Sir Rizal, if upon my grave, one day you see appear amidst the dense grass, a simple humble flower, no? Place it near your lips, and my soul your kiss, and on your my brow, may I feel under the cold tomb the gentle flow of your tenderness, the warm of your breath. Ano bang ginagawa ito mga kabataan, mga kabayan? Puro sigaw na sigaw dyan sa kalsada. Kung ano-ano mga sinusunog ng mga EPG, no? Hindi naman niya sinasabi niya, sir, ganun yung gawin niyo sa bansa namin, no? Na magsunog ng kapwa niyo, kabataan, mga kabayan, para lituhin ng tao. Huli na kayo eh. Kayo-kayo lang din yan nagdadrama. Yung nasa Malacanang, kabataan, mga kabayan. Yung naan doon sa kalsada, kabataan, makabayan din. So, pinalabas nila na bayan nila ang Pilipinas at against sila doon sa kabataan, makabayan na tyrant daw doon sa kapwa kabataan, makabayan nila na ang gustong ng ancestors nila eh hindi nagsusunod dahil sumusunod itong kabataan, makabayan sa Amerika. Ayan ang pinalabas na drama itong mga hayop na ito eh. Na mga demon-possessed ng mga kabataan makabayan of Fujian, China. Kaya natin sinasabing kabataan makabayan Fujian, China dahil
Eh, mga bayaran ng inchik yan eh. Ng Chinatown eh. Puro drama ng drama sa pamamiki ng kasaysayan ng Pilipinas eh. Hindi nga bayan ang Pilipinas eh. Doon kayo magsunog doon sa China ng EPG. Doon kayo magsunogan ng kapwa EPG nyo. Eh, mga kapwa, kabataan, makabayan nyo eh. Ang lulukuhan lang kayo eh. O ito, ang sinasabi nyo si Rizal, kung pupunta kayo sa Pilipinas, ano, dadalawin nyo siya. No? O kayo magdala ng mga ancestors nyo. Ano? Ang sinabi nyo si Rizal, kailangan lang niya ng humble flower. You know, ilagay mo sa kanya. Sa kanyang libingan, no? Hindi yung pupunta kayo dito mga inchik, daladala nyo yung Pujian root ancestry nyo. Yung witchcraft historians, no? At ilalapit nyo dyan sa libingan ni Dr. Si Rizal, no? Sinabi si ang bansang Pilipinas, tinawag nga niyo si Rizal na Eden. Bakit? Pa si Holy Place ang Pilipinas. Hindi pwedeng gawing martyrdom place ng Chinese o Pujian ancestors. Ang pinalabas nyo, napunta rito ang mga People's Liberation Army at mga kabataang makabayan ng China para ipakipagpatayan ang Pilipinas dahil bayan ito ng ancestors ninyo. Ayan ang pinalabas ni Juma Sison eh, kasi Pujian Chinese nga yan eh. Ayaw niyang aminin na sinungaling sila, no? So, tinawag ni Dr. Jose Rizal sa line 2, paragraph 1, na ang Pilipinas ay Eden, holy place, bansa ng Diyos. Line 5, paragraph 8 and 13, bansa ng Diyos. Hindi bansa ng Inchik o bayan ng Inchik ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal dito. No? So, tigilan nyo na yung digma ang bayan. Ano? Wala kayong bayan dito sa Pilipinas. Ano? So, yan po ang ibig sabihin ng paragraph 6. Ano. Dako na po tayo sa paragraph 7. Ano. Okay. Let the moon see me in a soft and tranquil light. Let the dawn send its fleeting radiance. So, sinasabi niyo si Rizal dito, ano, eh, pwede bang pag nakakita yung mga inchik na gagawan mo si Rizal ng history na siya ay isang inchik, ano? Nakikita mo lang si Rizal, eh, sasabihin mo, in-check na siya. Paano napatunayan? Eh, pati ba naman yung madaling araw pag nakita mo rin yan dahil sinabi ni si Rizal, eh, pag-aari nyo na yung radiance ng araw, ha? Yung liwanag. Eh, mga gunggong pala kayo, mga in-check eh. Di ba? Basahin nyo nga yan. Ang ibig sabihin ni si Rizal, let the moon see me. So, ang sinasabi ni si Rizal, no, na yung kanyang sinasabi sa paragraph 1, no, na kanyang bansa at sa paragraph 5, paragraph 8, 10, and 13, na kanyang idolized country, no, na paulit-ulit niya sinasabi, no, ay sinasabi niya na ang Pilipinas, ano, ay suspended, ano, in a heavenly space. Kasi nung makita niya yung buwan, ano bang nakikita niya sa daigdig, di ba? Yung bansa niya, nandito rin sa daigdig. Nakalutang sa space of heaven. So, sa mga katuloy, totoo yung sinasabi niya na ang bansa Pilipinas ay nasa rehiyon ng araw, wala sa province of Pujian, China, o hindi nasa sakop, o hindi inheritance ng territorial claim ng Pujian ancestors. Na sinasabi ninyo na kayo ang founding father ng Pilipinas, no? Sinasabi ni Sir Sir, nasa sakop ang Pilipinas. Pinaliwanag niya na nasa sakop ng ang bansang Pilipinas, nasa sakop ng kaharian ng langit. Ha? Na ang naghahari ay ang Diyos. Yan ang ibig sabihin niya. Ha? Na yung karagatan o Sea of the Orient, ano, na nakalagay sa Eastern Hemisphere, doon nakalagay ang bansa niya at ang bansa niya nakalagay sa isang planeta na nakikita ng buwan. Ang pinaliwanag niya ay celestial bodies na kung ang buwan ay nakikita siya, nakikita din ang daigdig. At sa daigdig na ito, nakikita yung Pilipinas na kung saan ang Pilipinas nasa Sea of the Orient. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ang Pilipinas ay claim ng Pujian ancestors dahil sila ang founding father, dahil si Rizal ay dugo ng Inchik. Pwede ba naman pati yung ano, yung Sea of the Orient maging dugo din ng Inchik yan? Ay kabubong. Dahil lang sa kagahaman ninyo na kukontrolin ang bansang Pilipinas at kayo maghari from the time of Spanish colonization bilang gobernadorsilyo
ay namihasa na kayo. Tapos na yung paghahari nyo. Bumalik na kayo sa China dahil magbabayad kayo sa mga buhay na kinuha nyo, mga Pujian Chinese. Ano? Kayo ang nagtatag ng patayan sa Pilipinas. No? Hindi itong murder dong place eh. Ah, basahin nyo yung paragraph 8. No? Ang sabi ni Jose Rizal, let the burning sun evaporate the rains, and with my clamor behind towards the sky may turn pure. No? So yung mga adhikain ni Dr. Jose Rizal, no? Eh, sumama daw sa pagtaas ng mist, ano? Ng ulan, no? At hayaang sunugin, ano? Ang hamog, ano? Ng ulan, ano? Sunugin ito ng nagbabagang araw para ito'y maging tunay na ulan. Yan yung katotoo si Dr. Jose Rizal sa kanya sinasabi. Let a friend mourn my early demise and end the serene afternoon when someone prays for me. O country, pray to God also for my rest. No? Pinapaliwanag niyo si Dr. Jose Rizal dyan, ano? Na mga Pilipino ay prayerful people. Na ang Pilipinas ay isang prayerful nation. Kaya hindi mo pwedeng tawaging martyrdom place ng Pujian ancestors ng youth of China. Hindi pwedeng papatay ang pagsabi ni Jose Rizal. Hindi pwedeng pupunta dito ang mga Incheck para pumatay ng Pilipino o papatay ng mga Pilipino ang sino mang dayuhan dito kaagad. Ha? Hindi ganun. Bansa ito ng Diyos, gagawin mong mamatay taong Pilipino. Napagbibinta nga mo na ang Pilipino habang nagdadasal pumapatay ng Incheck. Ha? Diba, hindi mo ba nalilinawa na sinuko ni Osiris ang buhay niya, hindi siya pinatay ng Pilipino. Diba? Basahin nyo nga. So, sinasabi ni Osiris, hindi mo pwedeng pagbintangan ang Pilipinas o ang mga Pilipino sa bansang ito bilang mamamatay tao ng mga anak ng China na dumadayo dito sa bayan ng Pujian China dito sa Sea of the Orient. Kaya hindi nyo pwede baliktarin kasaysayan ng Pilipinas that the youth of the ancestors of China are the founding father of the Philippines. Mali kayo dyan. Mga manggagansong Incheck na nasa gobyerno. Ha? So, pag pinasabi nasa nyo, hindi pinupuri ni Jose Rizal ang kahit sinong ancestors na hindi higit sa kanyang Diyos o sa kanyang bansa. Na lagi pangalan ng bansang Pilipinas ang inaangat niya at ang Diyos ng bansa ng Pilipinas. At hindi ginawa ni Jose Rizal na ang kanyang ancestors ay hihigit pa sa bansa, sa makapangyarihang Diyos sa kalangitan. Magbasa ho kayo, no? Kaya nga, ang sinasabi niya, kahit bansa, hindi mas mataas dun sa Diyos. So, gaano pa kaya sabihin mo na yung ancestors mo, founding father ng Pilipinas, ay malaking kalukuhan yan, ano? So, sinasabi niyo si Rizal, no? Kaya nga sinasabing Eden ng Diyos ang bansang Pilipinas. Dahil ang founding father at ang naglalang ng pundasyon ng 7,641 islands, space of valleys mula sa ilalim ng karagatan. Ay walang iba kung hindi yung Diyos sa pasimula pa ng paglalang. Inihanda ito para sa Pilipino. Yun ang ibig sabihin niya. Na Eden, inihanda ito ng bansang Pilipinas, ang lupa nito, para sa mga Pilipino, yun ang ibig sabihin ng Eden. Ano? Eh kung kayo mga Incheck na nakawin yung Eden of God, at sasabihin nyo, alipin nyo yung Diyos, ay mali yan. Hindi kayo pwedeng gumawa ng Diyos. At sinasabi niya, Diyos ang gumawa. Tapos sabihin nyo, yung Diyos ginawa rin ng Incheck. Ay malaking kalukuhan yan. Ano? So, dito tayo sa paragraph 9. No? Pray for all the unfortunate ones who died. No? So, yung mga pinatay, no? Sino bang pumapatay? Eh, yung mga mamatay taong dayuhan, ano ba? Dito sa bansa ng Diyos, ang pumapatay dito ng mga Pilipino ay yung mga
walang alam sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Yung nagahari-hari ang dayuhan. Kumbaga yung si Herodes, dayuhan, ano? Sabi ni Dr. Sir, pray for that your final redemption you'll see. No? Yung bansa natin, no? Yung redemption ng bansa natin. So, pinaliwanag ni Dr. Sirizal, ang pinapaliwanag ni Dr. Sirizal ay nasa paragraph 8, 9, 10, and 13 na yung kanyang huling pamamaalam, ito ay panalangin at awit ng ating mga kababansa para sa katubusan ng Diyos sa ating minamahal na tahanan ng ating lahi. No? Basahin niyo po yan. No? So, the last pharaoh of the Tourist did not describe redemption of bloodline of Fujian Chinese ancestors of China. Dahil bansa nga ang sinasabi dito eh, hindi dyan pinare-redeem sa Diyos yung bloodline lamang nung Chinese dynasty. No? Kundi tungkol lang para sa bansa natin yan. No? So, ito talaga mga taong ito, mga mangluloko ito. Ah. Dadayo din sa Pilipinas itong mga inchik na ito at kung ano-anong ginagawa. No? Paragraph 10. And when the cemetery is envelope, no? Maalala ko pala, no? Lahat ng mga, huwag kayong magtataka kung yung mga public cemetery pinaprivatize, no? Kasi pinabago nga nilang kasaysayan ng mga ancestors natin. Kaya binubura nila. Dapat ipagbawal na burahin ang mga cemetery, old cemetery, no? Dahil yan ay lugar ng ating ancestors, no? Ibawal yan, ano? Kasi yung simbahan natin, sakop din ng mga inchik, eh. Karamihan dyan yung mga inchik, ano? Yung mga pinakamatataas na naan dyan sa simbahan, ano? Inaalaw yung mabura ang kasaysayan ng cemetery dahil akala nila pag-aari ng simbahan ang lupa. Yan ay donation lamang sa Pilipino, no? Hindi dapat gawing private ng mga taong simbahan yan. E, paano kung nasakop ng inchikan simbahan? Buburahin nila. So, pag napansin mo, bawat sementeryo, tinatapatan ng Chinese cemetery. So, dapat huwag ganyan kayo mga inchik, ha? Huwag nyong lalagyan ng Chinese cemetery. Ang pangalan ng Chinese cemetery, ang sementeryo nyo, ano? Lagyan niya lang ng sementeryo. Kaya bawal sa inyo ang magkaroon ng pangalan dito kasi ginagawa niyong made in China lahat ng Pilipinas, ano? Ang Pilipinas, hindi kayo dapat dito naninirahan, ano? Ninanakaw niyo ang human identity of our ancestors. Kaya may kaparusahan kayo mga inchik, ano? So, sa paragraph 10, ano? Walang ibang awit si Dr. Cesar kundi para sa ating bansa, ano? Yung sa idolized country niya na sinasabi sa line 2, paragraph 13, ano? Awit, no? Awit. Ang last farewell ay isang awit para sa ating bansa, no? Yan ang sinasabi niya, Sir Sam. Hindi ito tula ng inchik, no? So, paragraph 11. And when my grave, then by all forgotten, has not a cross. So, ibig sabihin, lagyan mo ng cross, ano? O kaya, kahit na bato, no? Para lamang lagyan ng lugar niya na kung saan siya namatay. Na siya yun, ano? Ibig sabihin niya, namatay siya ay para sa bansa. Hindi para sa sarili niyang dugo. Ano? Namatay siya, pinakipaglaban ng bansa ng Diyos pagkat ang bansa natin ay banal, no? Eh, kahit man lang lagyan natin ng lagyan daw ng stone, no? O ng cross, no, sabi niya. Huwag kakalimutan, no? Eh, kung kakalimutan ito, eh, di, huwag na lang, ano? Kaskasin na lang daw ito ng kutsilyo, no? Ganon, nagtatampo ang ating bansang pambansang dapat mahalin natin siya sapagkat mahal niya tayo sapagkat tayo ay nakatira sa isang bansa ng Diyos. Yan ang sabihin niya. And before my ashes return to nothing, no, may they be the dust that carpets your field. Ano? So, ganon yan. So, ibig sabihin,
kung hindi niya pahalagahan siya, eh, mabuti paibudbud mo yung kanyang alikabok ng katawan na bumalik sa lupa at maging carpet, no, ng kalupaan ng ating bansa. Yun ay sinasabi niya. So, pinapalabang niya si Rin, gaano niya kamahal, kahit na siya namatay, kahit niya alikabok, may silbi pa rin ang kanyang katawan. Okay? Ganyan niya kamahal ang ating banal na bansa, ano, Eden of God. So, tinawag niyang Eden, it's because the Filipino are identified to be a prayerful people. At hindi tuwalad nung pinapaliwanag ng Inchik na mamatay tao ng mga Inchik ang Pilipino at pinatay ang apo ng China. Hindi pwedeng baliktarin ng kasaysayan. Ano? So, wala pong dugong Inchik si Rizal kahit katiting. Ano? Sinasabi nito, ang dugo niya ay galing sa Pilipinas. Kanya tinawag na Eden ang Pilipinas dahil hindi galing sa dugo ang kanyang ancestors. Galing sa dust of the ground. Ano? Based on the ancestry of Adam from the time God created our lives, our life, our soul, our living soul. So, pinapinawag ito, Dr. Sel, ang totoong Pilipino, ano, na namamatay ay babalik kung saan siya kinuha. Okay? So, ang ibig sabihin, no, hindi tayo kuha, katawan laman natin, ang ating anyo, ang ating buhay, hindi galing sa Inchik, galing sa Diyos. At ang katawang laman natin, galing sa lupaing ito. Kaya tinawag niyang Eden, ang Pilipinas. So, ang basis niya ng kanyang pagsulat tungkol sa bansa natin ay pagbibigay ng karangalan sa ating bansa. No? Na bansa natin ay hindi gawa-gawa lamang na Inchik. At tayo hindi basta dumating sa bansang ito. Tayo ay nagsimula sa bansang ito. Hindi tayo dumating. Yun ang ibig sabihin na Eden ang Pilipinas. Ano? Huwag na ho kayo maniwala dyan. Maharlika na mga Marcos. Hindi totoo yan. Ano? Mga diversionary tactics lang nilang yan. Tawagin nyo na lang natin Eden ang Pilipinas. Mahalaga pa. Dahil dito tayo nagsimula. Dito tayo hinubog ng ating Diyos upang kumilala sa kapwa Pilipino. Ang kapwa Pilipino natin ay anyo ng ating mailikha. Yun ang ibig sabihin ng Eden. At ang Pilipinas ay nilalang ng Diyos. Inheritance natin mula sa kalangitan, mula sa mailalang ng ating buhay. So, pinapalawang dito na hindi dumating ang ating ancestors, no, kundi galing sa ating lupain ng buhay na nilalang ng Diyos pamagitan ng kanyang hininga ng buhay. Mababasa mo yan sa Genesis chapter 2, verse 7, 8, and Genesis 3, 19. Kasi ino-honor ni Dr. Rizal ang Genesis creation. Lahat ng tao ay mula kay Adan. Kaya niya, in-honor ang Pilipinas bilang Eden is because we came from the breath of life of God. And we have common ancestors, and that is Adam. So, ibig sabihin, hindi galing si Adan. Kaya, ibig sabihin niyo, sir, kung tinawag niyang Eden ang Pilipinas, yung ancestors natin, kahit sabihin pa natin si Adan, hindi galing yan sa Inchik. Yung Diyos natin, hindi galing sa Inchik. Hindi nila lang ang Diyos natin mula sa anyo ng Inchik. Hindi nila lang ating bansa mula sa kagagawa ng mga kamay ng Inchik. Yun ang ibig sabihin na Eden ang Pilipinas. So, pinapaliwanag dito at pinabubulaanan ang mga Pilipino. Ang lahi ng unang Pilipino ay hindi nagmula doon sa South Pond ng 22 generations of Qing Dynasty. No? Hindi po galing ang Pilipinas sa bloodline ng pinagmula ng mga Inchik, no, sa village ng matatandang Gonggong na mga baliw na Inchik sa China, no. So, kaya kung sinasabing baliw, dahil sinira nilang human identity ng Pilipino at saka origin of our ancestors, no? Ginagawa niyang Eden yung China, eh, wala naman sa Sea of the Orient. Ano? So, paragraph 12, then nothing matters cast me in a billion, ano? Your atmosphere, your space in valleys I'll cross. So, sinasabi ito kay bansa, no? So, paragraph 12, explain natin, ano? Our beloved idolized country is truly located at the region of the sun. No? Kasi sinasabi niya may atmosphere, no? Under the sky of the enchanted land as explained in line 1, paragraph 2,
of all paragraphs 1, 3, 7, 8, 12, and 13, and line 3, paragraph 4, and line 4 to 5 of paragraph 5 of Ultima Diyos. No? Napaliwanag niya na bansa Pilipinas ay nasa rehiyon ng araw. Walang iba, no? At yun ay may sariling atmosphere, no? May sariling space, at merong sinasabing mga valleys, valleys of the mountains, ano? And the mountains, the foundation of the mountains emerge down from the base of the ocean, ano? Doon nagsimula ang foundation ng ating lupa sa ilalim ng dagat, ano? Mababasa mo yan sa Genesis chapter 1, verse 1 hanggang verse 9, ano? Na ang foundation of the valleys of the mountains came from underneath the ocean, no? So, bago nagkaroon ng dagat at mga kalupaan, ocean muna, no? Yung malawak na katubigan. So, yun po ang ibig sabihin niya, na hindi ang katubigan ng bansang Pilipinas at ang mga valleys of the mountains, of the sea, of the ocean, of our ocean, of Pacific Ocean, hindi galing sa Inchik, no? Kaya mali yung Inchik, no? Gumagawa silang imbento, gumagawa ng sariling Genesis account of creation, na yung ancestors nila ang kanilang pinaniniwalaan at hindi yung Diyos natin. Dr. Sirsel proved to the Filipinos that the Philippines cannot be described as a house of the 22 generations of Ki Yenan or Domingo Lamco, no, in the south pond of Xiongki village of Jingjiang City of Fujian province of China. So, yun po ang sinasabi dyan, ano? So, therefore, the Philippines is not an inheritance of Bayan, organized network of witchcraft historians of pro-Philippines as the Fujian province of China. The Philippines is a sovereign God's nation inherited by the Filipino and not an inheritance of Bayan from their Fujian ancestors in China's province of Jingjiang and Xiamen cities. Paragraph 13, Dr. Sir, my idol is country, sorrow of my sorrows, beloved Filipinas, hear my last goodbye. There, I leave you all, my parents, my loves, I'll go where there are no slaves, hangmen, nor oppressors. Eh, siyempre, pwede ba na yung Diyos ipalipin mo? Pwede ba yung Diyos patayin mo? Pwede ba yung pananampalataya natin patayin? Pwede ba yung... Bakit mo patatawagin Eden ang Pilipinas kung aapihin mo lang ang mga Pilipino? No? So, yun yung patunay na hindi in-check si Dr. Sirisal. Kasi ang gusto niya maghari ay hindi yung Fujian Dynasty, kundi yung Diyos ng kalangitan, no? Yan ang ibig sabihin. So, ang explanation dito, Dr. Sirisal truly explained that he never idolized any province of Fujian ancestors. As he explained, the Philippines is our beloved country. So, calling the Philippines as a state, like what Duterte, a Fujian native of Xiamen, an illegal Chinese immigrant, what he actually said during the visit of Chinese president, and all what he said in front of the world are blasphemies against our Philippine civilization origin. Calling our country by the Fujian League of Students of the Communist Party of China as the Bayan of their Fujian Chinese ancestors in China is strictly prohibited. No? Dr. Sir explained that his loved ones, his parents, his friends, who heard his last goodbye, no, declaring that his place of birth of origin came only from the womb of his idolized beloved country, where the one who reign are not Fujian ancestors, but one God.
Okay. So, ang sabi niya, paragraph 14. Okay. Goodbye, dear parents, brother, and sisters, fragments of my soul, childhood friend, and the home now lost. Give thanks that I rest from this wearisome day. Goodbye, sweet foreigner, my friend, my joy. Farewell, loved ones. To die is to rest. Okay. Pipiliwanag po natin yan ay sinasabi ni Dr. Si Rizal na sa ating tahanan na tinatawag niyang bansa, na binanggit niya sa line 5 of paragraph 2, 8, 10, and 13, in line 1 to 2 of paragraph 1 and 13, na sinasabi niya na ang ating Diyos, ang ating bansa, at ang ating mga kababansa, no, ay hindi mo pwedeng tawaging mga dayuhan o banyaga, na naging kaibigan ni Dr. Si Rizal sa sarili nating tahanan, na kung saan ang ating mga kababansa ay dito rin ipinanganak. Hindi mo pwedeng dayuhan, gawing dayuhan ang mga Pilipino sa sariling bansa. Kaya nga, kung sino man ang nagsasabi at nagpapatunay na si Rizal ay inibig niya ang mga magulang o mga ninuno ng pujian sa China na higit sa ating Diyos at higit sa ating bansa at higit sa ating mga kababansa, ayan ay mga makapili, ano, upang masakop ng China ang Pilipinas. Kaya dapat ang mga pujian Chinese tanggalin yung kanilang tribo sa pamamagitan ng pag-i-invalidate, tanggal sa immigration list sa buong mundo, ano, bilang parusa sa kanilang pagnanakaw ng pag-aari o mga bagay ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Katulad ng pagnanakaw ng buhay at mga riyera ng mga Pilipino, yan po ay pagnanakaw sa biyaya ng Diyos. At sa pagnanakaw ng pagkakakilalnan ng mga Pilipino at sa pagnanakaw ng pagtatanggal ng kasaysayan ng pinagmulan ng mga Pilipino ng sibilisasyon ng ating mga ninuno. Dahilan lamang sa pagbibigay ng karangalan doon sa kanilang mga ancestors na mga manggagansyo na nagkwekwento ng mga kabulaanan para nakawin ng Pujian Dynasty ang buong Pilipinas para sa China. So, yan po ang ating paliwanag. No? Ngayon kung i-visualize po natin ang sinasabi ni Dr. Siras, ito po yan. Ano? Okay. My ultimate use is not a Chinese poetry for the Pujian blood of ancestry in China. Okay. Ayan ang sinasabi ni Dr. Siris. Alam po. So, kung i-enlarge natin, okay. Okay. So, summarize po natin. It is the last farewell. It is the last farewell about the prayer of final redemption and the song of our countrymen for our sovereign beloved country to protect and defend the faith of PH as our nation founded by God, the creator of the sky and region of the sun of our lost Eden. Read all line 5 of the paragraph 2, 5, 8, 9, 10, and 13 of paragraphs 1 and 2. The last farewell of Dr. Sirizal is not the final redemption of Fujian dynasty for our God and country. The ultimate Jews explained, Rizal has no nation and God being surrendered to the sovereign ancestry of Fujian China. The Eden of God is not the root of China's Pujian bloodline. It was the
patrimony of God to our beloved nation at the Sea of PH. Line 5 of both paragraph 8 and 13, there was no God of Eden, whose founding father are the elders of the village of Fujian province of China. Okay, tuloy po tayo kasi medyo mayroong tumawag. Sakit lang po ha. Okay, tuloy po tayo. Kasi may tawag tayo kanina. May incoming call, ano? So, pinapaliwanag po natin dito na dito nagtapos, ano? Line 5 of both paragraph 8 and 13, there was no God of Eden, sinasabi, o ng Pilipinas, no? Whose founding father are the elders of the village of Fujian province. Bakit po natin sinasabi yan? Eh kasi nga po, itong si Xi Jinping, ano? Ayan, basahin natin, palakihin natin. Pinangangalat niya sa mundo, no? Na yung mga ancestors nila sa China, no? Kasi nasabi niyang founding father ng Pilipinas, no? Yung malabo yan sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Eh, kung si Jose Rizal ay naniniwala na sa ang founding father niya ay incheck, di hindi na niya sasabihin sa line 5 ng paragraph 8 at saka line 5 ng paragraph 13 na tumawag ang mga Pilipino o ang buong bansa natin ay sa Diyos, dapat tatawag tayo ay sa China. Katulad nung ginagawa nitong buang na incheck na ito, apo ng China o kabataang kabayan. Na walang ibang tinatawag kung hindi si Xi Jinping at yung ancestors niya sa China, hindi yung Diyos natin. Kaya halatang halata na itong si Duterte ay Peking immigrant ng Pilipinas. Ano, dayuhan. Kasi dugo niya ang kanyang gustong purihin at dugo ni Xi Jinping. Samantala si Dr. Jose Rizal, walang ibang pinuri kung hindi ang Diyos at kung hindi ang ating bansa lamang. So, mabasa niyo dito sa paragraph 13, ano? Wala siyang pinupuri dito kundi yung idolized country niya na dapat daw pagharian ng Diyos. Ito naman, ang gusto ni Duterte, maghari yung ancestors niya. Ano? Ang ancestors nila ni Xi Jinping dito sa Pilipinas at yung Diyos tanggalin. Kaya ang sabi niya, yung Diyos ay idiot daw, no? So ibig sabihin, mas matalino para sa kanya, mas matalino itong mga inchik, no? Matalinong magnakaw. Kung matalino kayo, di dapat basahin nyo. Dapat naiintindihan nyo yung last farewell ni Dr. Jose Rizal, no? Hindi yung kalukuhan ng lulo nyo. So, pinapaliwanag lang dyan na ang kamangamangan ng lulo nyo, ano? Kasi kung hindi mangmangan ang lulo nyo, hindi, dapat marunong kayo magbasa ng sinasabi nyo na apo ng China, na si sinasabi nyo apo ng China si Dr. Jose Rizal, ano? So ang pinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal dito, ano? The pearl, ayun yung pearl, asan ba sinasabi sir pearl, di ba? Sinong pearl sa line 1 paragraph line 2 paragraph 1? Sinasabi niya yung pearl ay isang bansa, ano, diba? Hindi naman sinasabi isang bayan, hindi naman sinasabing karatig bansa ng China, ano, diba? The pearl, sabi dito, the jewel of the Orient. The jewel of the Orient, diba? Parang ano siya, oh? Pag tiningnan mo siya, diba? Pag tiningnan mo ang Pilipinas, ano ang mukha, diba? Diba? I-focus natin, ha? Diba? Diba? Ano ba sinasabi niya ni Dr. Jose Rizal? Lahat yan. Let the moon see me. Diba? Let the burning sun evaporate the rain. Your space, your valleys, no? Your atmosphere, sabi niya. Diba? Nandyan sinasabi niya.
Yung region of the sun, sinasabi niya. Region of the sun ng bansa niya, hindi ng lahi niya, ang sinasabi niya. Yung Sea of the Orient ng bansa niya, hindi Sea of the Orient ng dugo niya. O, di ba? Kaya yung sinasabi ni Dr. C. Rizal, malabo doon sa sinasabi ng mga Inchik, ano? Mga nanluluko lang sila. Ano ba? Kaya pag-aralan nyo mabuti ang sinasabi ni Dr. C. Rizal. Eh, malabong-malabo din sinasabi itong mga Inchik, no? Ano ba? Kaya hindi totoo na dapat ialay mo ang bansang Pilipinas sa mga apo ng China o sa mga lulo ng mga Inchik sa China, sa Fujian China. Ano? Eh po, eh, malaking pamimiki. No? Kasi ang gusto ng mga Inchik, kaya ginawa ang apo ng China si Rizal, pati yung araw at bituin, gusto nila mapa sa kanila. Pati itong buwan. Eh, kasi gusto nga nila agawin itong Sea of the Orient. O, yun ang problema. Di ba? So, napakasakim ng Inchik, ano? At saka itong, ano to, Fujian scam na ito. Kalabanin mo ang gobyerno, ang sarili mong gobyerno. Yan ang ginagawa ni. Kabataang kabayan, maging presidente, kakalabanin din ng kapwa nila kabataang kabayan dahil hindi daw sumasang-ayon itong kabataang kabayan doon sa ancestors niya sa China. Kaya nagrarally ito ngayon mga komunistang ito. Yan ang ibig sabihin niya. Yan ay psychological war. Ano? Pina-assume nila na sila yung mga tao, itong mga bayan, taong bayan. Yan po yung organizations. Hindi po ginawang organizations si Dr. Rosy Rizal ang bansa. Hindi niya tinawag na ang tao sa Pilipinas ay taong bayan ng Fujian ancestors dito sa China. Kaya yung makabayan na yan ay nagsimula yan kay Fujian Chinese, Emilio Aguinaldo at kay General Yefe at kay Marcos at lahat ng mga naging presidente mula kay Marcos hanggang kay Duterte, yan ay mga taong bayan. O, yan po ay code, no, nila. Yang bayan, salitang bayan. Ibig sabihin, yan yung organizations nila, mga Fujian Chinese, no? O, pagdating ng panahon, nasabihin nila, sila ang gumawa ng kalsada. Kaya mapansin mo, lahat ng mga kalsada, nilagyan nila ng pangalan ng pangalan nila dyan. Wala nang pangalan na para sa Pilipinas, kundi para doon sa mga pangalan nila. Kasi nga sila, lying in check. Para pagdating dito ng mga future generations of Chinese, sasabihin nila, "Oy, ito yung pangalan ng mga lulu natin, ha. Atin itong kalsadang ito, ang buong Pilipinas, atin pala." Yun ang problema sa mga Inchik pag nagma-migrate sa ibang bansa. Akala nila, bayan na nila. Bayan ng lulu nila. No? Tumigil na kayo mga Inchik ng kagagawa ng mga Chinatown sa Pilipinas, ha? Bumalik na lang kayo dyan sa China, no? Puro kalukuhan lang yung ginagawa nyo. Puro dami lang kayo. Tingnan mo, basahin mo sinasabi ni Sir, "I do not have a country that I have surrendered in my own self." No? Oh, to the bloodline of foreign root ancestry. Ang buhay niya, ang kanyang isinuko. Sabi niya, "I gave my life for the sovereign country of my God, not to the Fujian ancestors." Line 5, paragraph 13. Kinikilala ko ang Diyos ng bansang Pilipinas bilang siya kong hari at hindi ang mga dayuhang ibig maging tulad sa aming Diyos. Okay, tamo. Basahin mo yung paragraph 13. Ano? "To your health, oh how beautiful to fall to give you life." Ayan yung ginagawa nitong mga Inchik na naging presidente. Naghihingi ng druga sa China at papalabasing nagtatanim sila ng nagre-rebelde sila sa mga Pilipino dahil pinatay si Rizal na apo ng China at pinapatay ang mga People's Liberation Army at mga CPP NPA. So ang mula nung maging president, maging lumuklok itong si Aquino, tinawag nila Aquino at ng mga kabataan, makabayan ng ating mga sundalo, militar at pulis bilang mga terorista. Ano? Meron po tayong video clips niyan at meron tayong mga photos niyan, ano? So, pinalalabas ni Aquino na siya bilang Fujian Chinese na pinuno ng PDP at founder ng PDP Laban
ni Duterte at saka ni Pimentel, eh pinatay siya ng mga militar dito at hanggang ngayon naghahanap sila ng katarungan bakit pinapatay ang mga apo ng China. Yan yung sinasabi ni What the Filipino are worth dying for. Ano pang saysay ng Pilipino? Bakit ba sila namamatay? Kasi sinasabi niya na siya ay Pilipino, pero bakit siya pinapatay dito? Kasi ibig sabihin din kakaroon siya ng psychological explanation na doon sa mga nakakaintindi ng mga Incheck na nasa Pujian, ay pinapatay nga ang mga Pujian ancestry, ang mga youth of China sa Pilipinas, tulad din ni Rizal. Maniniwala naman People's Liberation Army na sila'y pinapatay dito. Hindi yan. Hindi yan ang totoong history. Kaya walang kabuluhan. Ang nangyari lamang kay Aquino ay binago lang niyang kasaysayan ng Pilipinas. Ano? Unang-una, mula nang lumuklok itong si Aquino, itong mga Aquino, hinakot na nila ang kasaysayan ng Pilipinas sa China. At binago ang ating Philippine constitution, ano? Hindi Catholicism ang may-ari ng Diyos sa Pilipinas. At hindi pag-aari ng Incheck ang Catholicism. At hindi pag-aari ng Catholicism ang Diyos. At hindi pag-aari ng Incheck ang Catholicism. Ano? Hindi pag-aari ng mga Aquino ang bansang Pilipinas. Pero bakit nagawa nilang tanggalin ang salitang bansa o ang salitang nation, no? Sa paragraph doon sa preamble ng 1973 Constitution. Sa 1987 Constitution, sa preamble, wala ka nang makikitang bansa ang ating Diyos. May Diyos pero walang bansa. Ganyan tayo dahan-dahang ninanakawan ng mga Pujian Chinese. Pwede ba na yung limang beses na sinabi ng si Rizal na beloved country, sasabihin mo, tatanggalin mo bilang bansa at tatawagin mo lang na bayan, imamaterialize mo yung sinasabi ni Emilio Aguinaldo na isa ring Incheck na bayan ng Pilipinas, kaya tinanggal mo yung salitang bansa. Ay, hindi pwedeng ganun. Sabi ni si Rizal, O country, pray to God, where the one who reign is God. Sabi niya doon sa paragraph 8, line 5, at saka paragraph 13, paragraph 13, line 5, and line 5, paragraph 8. Ano? Sinabi niya, O country, pray to God, where the one who reign is God. O, diba? Ang bansang pinaghari ng Diyos, tatanggalin mo ang bansa ng Diyos. Hindi mo pwedeng tanggalin yan. At ang pauupuin mo, yung mga youth of Fujian ancestry, at tatawagin mong bayan ito ng Fujian ancestors ninyo. Yan ang malaking kabalbalan, ano? Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung Diyos at ang bansa ni Dr. Jose Rizal. Laging magkasama yan. Ngayon, yan yung sinanggal ni Aquino, ano? Pagkatapos matanggal yung bansa natin, pinalaya niya itong si mga, dahil pinapalaya nila, itong mga nahuli na mga komunista ang pumapatay sa mga Pilipino. Then, Article 1 ng National Territories ng 1973, tinanggal ni Cory Aquino yung by historic right belonging to the Philippines by historic right or legal title over which the Philippines has sovereignty in jurisdiction. Tinanggal po yan, mga yan. Paano mo tatanggalan ng jurisdiction yung bansa natin? Tinanggal mo yung bansa natin, tinanggal mo yung jurisdiction. Anong gusto mong mangyari? Diba? Kasi ang gusto mong mangyari, ancestors ninyo sa China ang sumakop sa Pilipinas sa paghahangad nyong nakawin ang South China Sea, pati ang Eden of God. Yan ang hindi nyo naintindihan, ano? Pilit nyong binabaliktad ang kasaysayan ng Pilipinas para kayo magkaroon ng Pujian dynasty dito sa bansang Pilipinas. So, hindi po totoo na si Rizal ay Incheck at inihandog niya ang bansa at Diyos niya at ang mga Pilipino sa ancestors ng China. No? Basahin niyo po yan sa paragraph 1 at sa paragraph 5. Ano? So, yan po. Maraming salamat po. At meron pa po tayong huli. Ano? So, yan po ang ginagawa. No? Pag binigmasdan mo, ganito ang ginagawa ng mga kabataan, mga kabayan. Ano? Di siya naniniwala na
may Diyos ang bansang Pilipinas, pinuputang ina nila, pinapak nila yung bansa natin, kasi pinapalabas niya na siya ay parehas ni Dr. Jose Rizal, na hindi naman talaga parehas. Kung ginagawa niyang perlas ng silanganan, itong China, paano maging perlas ng silanganan niya, nasa northwest nga yan ng Pilipinas, no? Na hindi naman ang basis ng sinasabi ni Sir Rizal ay yung orientation ng Pilipinas with regards to the direction of China, to the veering of China from the point of origin in the Philippines. Ang sinasabi ni Sir Rizal, Sea of the Orient is based from the primary region going to the far east. Yung Sea of the Orient, nandun ang Pilipinas. Hindi yung sa Pilipinas, nakikita mo yung Fujian ancestry sa China. Ay malaking katangahan yan. Inchik ka, di mo umuwi ka sa Inchik, maggumawa ka ng perlas dun. No? Perlas dun sa Pispand ni Kiyenan. Doon kayo gumawa. Hindi yung Sea of the Orient, gagawin yung Pispand ni Domingo Lamco. Ay malaking kalukuhan yan, ano? So, puro kabalbala ng ginagawa nitong mga kabataan, mga kabayan, ano, para lamang mapuri nila yung sinasabing proud names to remember. Ano yung mga pinaglalagay nila dyan sa kalsada at kung saan sa pinangalan na dyan sa pangalan ng mga Inchik, no? Yun ay maling kabalbalan, ano? Yan ay mga kabalbalan, ano? Na ginagawa nitong mga Fujian ancestors or ancestry or youth of China dito sa Pilipinas, ano. So hindi po totoong si Rizal ay namatay para sa dugo ng Inchik, ano, para sa bansang Pilipinas na bansa ng ating Diyos, ano. Dito niya ibinigay ang kanyang buhay sapagkat ito ay bansa ng